Ito mga lodo, may kwento ko sa inyo. Meron tayong nakakamping Terisla, top global. Pero yayabangan tayo nito mamaya. So ayun, napag-gold lane ako. Kaya ito, ginamit ko si Melissa kasi meron tayong Jujutsu Kaisen skin. Yung Sinobar ako Kisaki, oh, 'di ba? Ginamit ko lang kasi may skin. Eh charot, marunong talaga tayo nito. Okay, bago natin simulan yung kwento, baka naman makahingi ng follow sa heart react, and I thank you. Sige, tuloy na natin yung kwento. Ito na. Sabi pa naman sa akin ng Terisla dito, pagbadang lang alam, badang lang ah. Kaya niya siguro nasabi yan kasi nga 0-4 ako. O ito, flashback. Paano ba naman kasi hindi tayo magkakaganon? Eh, kita niya naman, meron tayong Angela na lasing, oh. Tumusugod sa tore. Tapos grabe yung mga kalaban pagdadalo sa bottom lane. Talagang isang barangay, eh, oh. Samantalan sa atin, wala lang. Kasama ko si Angela, lasing pa. Nung pumunta si Balmond sa gold lane, nagkaroon pa ng gera, kaya tuloy napabackup ako. Eh, kaso napasama pa. Tignan niyo naman yung rotate na kalaban, apat sila. So, anong gagawin namin dito? Eh, diwasak na naman tayo. Saka lason talaga yung popol core mga lodo. Pag yan dumalaw, sure bold ka talaga. Tapos tayo pa pinupunteriya, hindi yung EXP. Ay, sana all talaga, may backup na lang talaga. Yung core natin, walang pakialam sa atin eh. Ang kunat na ng Tigreal. Akala ko matotodas ko na. Yun pala, ako pa matotodas neto ni Bruno. Sakit no, grabe aray. Harap na ako dito sa gold lane. Ay pa maipag-swap sa akin neto ni Terisla. Ayun na nga, sinabihan na tayo. Pag badang lang alam, badang lang eh. Ay nako, Diyos ko, kung alam mo lang kung ano yung sitwasyon ko dun sa bottom lane. Kada backup natin sa Giera, tayo pa yung nayayatap. Ang sakla. At dahil nga wala naman nagro-rotate sa akin dun sa gold lane ng maayos, ako na mag-adjust, ako na magro-rotate, ako na yung dadalaw. Marksman ako mga lodo ha, ayan, o. Oh. Ganun pala dapat, marksman ang iikot sa mapa. Hindi na nga pala ako nag-i-stay sa iisang lane. Palipat-lipat ako kung saan may creeps dun ako. Tapos may sinabi na naman yung Terisla, iwan mo pa lane mo. Lakas ba kaya alam ng diskarte? Eh hindi naman kasi ako pwedeng lumalim dun. Pag tinodo ko tong top lane, di ba? Kasi di natin sigurado, baka marami na naman kalaban. Nabasag ba yung top? Eh, hindi naman, di ba? Ito, galing pa akong top lane dito, ah. Kailangan natin bumakap dito sa Lord Fight kasi alam ko sa sarili ko na nakapag-farm na ako, eh. Sakto yung dalawa sa akin, nakapitan ng maniga. Ayun, oh. Dami na nga natin to si Lilia. Wala yata ang ultimate. Double kill pa nga, mga lodo. Ay, may Bruno. Teka nga, magantihan ko nga to. Kanina pa to nang bubuhuli sa akin, eh. Alright na. At dahil dyan, free Lord na tayo, mga lodo. Gumaan yung sitwasyon namin dahil sa nangyaring yon. Tapos may sasabihin na naman yung Terisla. Sabi niya dito, badang ka na lang next G. Eh, magbabadang naman talaga ako eh. Eh, kaso nga, i-explain din siya kaya ako na nagparaya sa kanya. Hindi na lang siya matuwa. Walang utang na loob. Ang lakas-lakas na ng Melissa natin. Tignan niyo naman kung gaano tayo kabalagbag oh. Kayang-kaya nang i-endable yan dahil sa Melissa natin mga lodo. Nung natapos na nga tong game na to, dito pa lang magsisimula ang magandang part ng kwento na to. Nung nasa lobby na ako, sabay PM sa akin nito, sabi ba naman, badang ka na lang. Di ko alam na nanonood pala to ng livestream natin. Sinabayan tayo sa finding match. Tapos binan yung badang. E paano tayo makakapagbadang neto? E natakot siya. Magulo ka usap. Kanina gusto tayo pagbadangin. Tapos ngayon takot. O ito, dirot muna panlaban ko. Top global Terisla pala to mga lodo ha. Papatahimikin ko lang kahul ng kahul kanine. Sabi ni Esmeralda, ban daw badang sabi ni Terisla. Ay wala, takot talaga sa badang ko guys. Siya nga talaga nagpaban. Ang hirap kalaban neto kasi masyado siyang yumayakap sa tori niya. Hanggang sa may bumakap na lang sa akin na Harit. Eh di lalo siya napatakbo. Sayang naman kung hindi natin siya matotodas kaya nag-tower dive na lang din ako. Kaya pala ang tapang na niya kasi nagtawag na siya ng kasama. Iyon ay si Esperanza. Nung natotodas nga tayo dito, aba nagtipi-tipi yung dalawa. Lumaki na yung ulo. Akala siguro kaya na nilang manalo. O ayan, nabasag ko na yung dalawang tower niya dito sa top lane. Masyado pang maaga para basagin yung third tower. Kaya naisip ko, ito na lang si Terisla babasagin ko. Agad di pa pwede basagin yung third tower dito sa top. Binigay niya na sa akin lahat ng skill niya. Ngayon wala na siyang maibabato. Ayan, may natepok tayong lamok. Tipihan muna natin sa mukha tapos out na. Medyo mahirap yung laban sa clash kasi meron silang digi. Kasi tuwing magdadive ako sa gitna ng laban, napapaliwala yung petrify natin. Pero ganun pa man, nakakadamage pa rin tayo ng malaki. Tunaw na din yung Terisla eh, oh. Wasak kay Leslie. Ito guys, didiscard tayo sa clash. Hihintayin muna natin mag-ultimate yung digi. Ayun na, nag-ultimate na nga. Pagkatapos nito, dun tayo papasok. Hindi man tumama yung petrify natin. Ito, sinisigurado ko. Yung ulti ko tatama sa mukha ni Terisla. Benga! Ay, natunaw! Kaso, ang kapal talaga ng mukha guys. Kahit talo, tumatrash talk pa rin. Sabi, nakachamba pa. Malala na yung kayabangan. Sabagay, kung alam mong wala kang galaw, magyabang ka na lang. Ayun siguro yung pananaw niya sa sarili niya. At dito, nagwawakas ang istorya. Wasak ang kalaban, wawawi. Wow, 11 deaths. Di naigpaan, digi. Ang galing. Maraming salamat sa panonood. I love you guys. I love you all.